Welcome back sa Pinoy MD! I-welcome na po natin ang ating Certified Health and Wellness Doctor na si Doc Oye para siyempre sagutin na ang inyong mga ipinadalang katanungan pangkalusugan dito po sa Pinoy MD. Good morning sa iyo, Doc Oye! Good morning, Connie! And of course, Happy New Year po sa ating mga kapuso! Unang tanong, Doc! Mainam daw ba sa puso ang pag-inom ng fish oil? Tanong po yan ni Jerome Lapuz. Maraming benefits ang nakikita. Well, fish oil, ito yung tinatawag nating essential fatty acids, no? So, maganda yan hindi lamang sa puso, no? Dahil maganda rin yan sa utak, no? Even sa mata, meron yung benefit. But for the heart, nakakatulong yan para pababain ang triglycerides, no? Kung kayo po nagpapatest ng inyong cholesterol levels or lipid profile, pwede niyang pababain yung triglycerides po, mga kapuso. Maganda din po yan, pwedeng magpapaba ng blood pressure kasi isa ho ang essential fatty acids tulad ng EPA na kailangan na nutrients ng ating pong blood vessels para ito ay manatiling malusog, no? Yung isa namang klase pa ng fish oil, yung DHA, no? Ito naman maganda po for cognitive and brain function. Napakaraming benefit po ng fish oil, no? Meron din itong anti-inflammatory benefit, no? Lalo na kung kayo may mga nagsasuffer sa chronic pain, nakakatulong din po yan. Eto naman, Doc, kapag daw ba visible o kitang-kita yung ugat sa sentido natin dito, oh, senyales na raw ba yan ng brain aneurysm? Well, it could be an indication of a specific type of a vascular malformation. Pwede, no? Or sometimes may mga condition na autoimmune condition that could affect ang ating blood vessels na magpapakita din ng prominent na blood vessels lalo dito sa ating sentido, no? Pero hindi ito indikasyon ng aneurismo, no? Kasi ang aneurismo ay ang paglobo sa loob, no, ng ating blood vessels or pagkabanat nito. Pero yung merong mga vascular malformations or conditions like hemangioma na pwedeng magmanifest ng prominence ng blood vessels o ng ugat natin sa ating balat. For our next question, ano raw kaya ang dahilan ng pagsakit ng kanang bahagi ng kanyang sikmura sa may ibaba ng tadyang na minsan pangaraw ay umaabot sa kanang bahagi ng likod? Ang tanong na yan mula kay Amid Faisal. Amid, ako baka meron kang gallstone, ano? Kasi alam mo yung dyan sa bahagi na dinidescribe mo, dyan nakalocate yung tinatawag nating apdo or ating gallbladder, no? So kung ikaw ay may bato sa apdo at ito ay nagmamanifest ng tinatawag nating gallstone colic, no? Yan ang pwedeng explanation doon sa iyong sintomas. But of course, hindi ko yan masisigurado. Kailangan mong kumonsulta sa doktor, lalo na kung paulit-ulit yung nararamdaman mong pananakit sa bandang kanan na nagraradiate pa sa bandang likuran. Pero typical yan na presentasyon ng isang tao nagkakaroon ng gallstone colic dahil sa pagkakaroon ng gallbladder stone. Next question! Ano raw ang dapat niyang gawin sa tuwing nagpa-palpitate siya at kumikirot ang kanyang dibdib, lalo na't meron daw siyang high blood pressure? Ang tanong mula naman kay Legel Mahinay Gulmatico. Nako, Legel, of course, ang high blood o mataas na presyon ay isa sa napakadaming risk factors na magko-contribute para ikaw magkaroon ng risk to have a heart attack, no, or a heart atake sa puso na tinatawag natin. Ang palpitasyon actually ay isang suggestive symptoms din, no, na nagkakaroon ng kompromiso sa daloy ng dugo na nagsusupply sa muscles ng iyong puso, no, or sa ating puso, no. So kaya kung persistent yung nararamdaman mong yan, ako, mga warning symptoms yan, Lisel, kailangan mo talagang kumonsulta na sa cardiologist para magawan ka ng workup para malaman kung sa ilan sa mga ugat mo na nagsusupply ng dugo sa iyong puso ay meron ng significant na pagbabara. Ayan, thank you so very much, Doc, no, sa pagsagot mo sa mga katanungan ng ating mga ka-Facebook. And of course, paalala lang natin sa ating mga ka-Facebook dyan, keep those questions coming dahil who knows, baka yung next na question ho na ipinadala ninyo ang aming mababasa na next week. Kaya antabayanan yan sa pagbabalik pa rin po ng Pinoy MD.